The road to success, maraming mga pagsubok eh. And normally, most of the time, a lot of people quit. Mag-quit ka kasi mahirap. So, pag nahihirapan ka, ang number one na dapat mag-remind sa'yo to continue, ano yung pinaglalaban? Kahit na magaling kayo mag-online, magaling kayo mag-prospecting, magaling kayo mag-close, 7 hits, 15 hits, or whatever. At the end of the day, pag nahihirapan ka, tapos hindi mo na re-remind yung sarili mo sa mga pinaglalaban mo, you'll eventually quit. So, importante yung mag-survive nyo yung first few years nyo dito until you become successful. Kasi sa una, hindi ka naman magiging successful outright eh. Sa una, kailangan mag-survive ka lang. When I say mag-survive, yung mabantayan mo yung sarili mo na huwag kang mag-quit. Gusto mong yumaman, pero kung hindi ka naman makakapag-survive, hindi mo rin mapupuntahan yung gusto mong pagyaman. Tama ba? Yes. So, ang una mong gawin, mag-survive ka lang, kahit nahihirapan ka, yung iraos mo yung sarili mo everyday of your life, lagi mo lang sinasabi, sige, I will try one more time, sige, I will give it another try, sige, gagawin ko yung best ko, one day at a time, until you survive, because you'll never be able to get your dreams pag hindi mo na-survive yung trial period mo, yung mga days na nahihirapan ka. And the best way, ladies and gentlemen, to remind yourself na dapat ikaw lumaban, magsipag, dapat meron kang pinaglalaban. Yung pinaglalaban na yun, yun yung why mo. Yun yung dahilan mo. Yan. So dapat may malalim kang dahilan. Kasi dito umiikot yung pinaglalaban niyo. Ano may pinaglalaban niyo? Sa totoo lang, ano yung pinaglalaban niyo? Di ba Heroes, National Heroes Day ngayon. Ano yung pinaglalaban niyo? Ha? Ang pinaglalaban niyo, freedom. Ganda ng shirt ni Sir Bob, nakita ko kanina. Freedom. Ito. Gusto niyo maging malaya. Saan? Financially, okay? Tsaka, personal. Ayan. So personal, dyan lumalabas yung time. So in other words, ito yung pinaglalaban nyo. Yung financial freedom at saka yung personal freedom. Ano yung financial freedom? Stage in your life where you don't have to worry for money anymore. Gusto nyo ba ng ganun? Yes! Estado sa buhay na hindi nyo na po problemahin ng pera. Masarap magkapera. Dapat gusto niyo yan. Dapat gusto niyo yung yumaman. Dapat i-claim niyo na deserve mong yumaman, gumanda yung buhay. Kasi, pag wala kang financial freedom, hindi gaganda buhay mo. Yes. Nakakita na kayo na mahirap na maganda buhay? Alam mo, ang ganda ng buhay ko. Bakit? Mahirap ako eh. Diba? Ibig sabihin, para magkaroon ng maganda buhay, kailangan mo ng pera. Yung totoo yun, best things in life, ladies and gentlemen, you can probably enjoy yung mga best things sa buhay. Pag may pera ka, travel, maganda damit, magandang bag, magandang bahay, masarap na pagkain, magandang swelahan ng mga bata, magandang sasakyan, and everything. So, importante ito, yung ikaw ay maging financially free. Yan yung pinaglalaban mo. Unfortunately, hindi madaling maging financially free. Mahirap. Pinagpapaguran, pinagpupuyatan. Dapat may tamang opportunity ka para maging financially free ka. Because in the world, kahit gano'ng kakasipag, pag wala kang tamang opportunity, you'll never become financially free. Yes! So, importante, ang element dito, may tama kang opportunity. You must have the right opportunity. So, mamaya ako nababalikan to. But more importantly, opportunity. Ayan. More importantly, pag-usapan muna natin yung pinaglalaban. Kasi, pag malinaw sa'yo yung pinaglalaban mo, may dahilan, hindi ka basta masabibigay. Kahit gano'ng kahirap. Tama? So, pinaglalaban mo, financial freedom. Freedom where you have enough money. Freedom where you don't have to worry for money anymore. Freedom where you can retire. Freedom, financially, alam niyo ba yung mas maraming pera, mas mahaba buhay? Of course, kasi pag may pera ka, you can enjoy healthier foods. Tama? Pagka wala kang pera, ikli buhay mo. Kasi bakit? Pag laging tuyo ang ulam mo, wala masama dyan ha, masarap yan. Kasi sa po nga, may regalo sa aking tuyo eh. Yung nasa batel, maanghang, bibigyan daw ako eh. Masarap yan, wag lang araw-araw. Tama? Yes! Nagkakasakit ka sa bato. Maalat eh. Tama ba? Yes! Tapos darating ang panahon, ahoy tuyo ka na rin. Kasi yung kinakain mo, sumisingaw yan. Alam niyo ba yun? Yes! Pag pwerte ang kinakain mo, mas mabango pawis mo.
Pag ang kinakain mo, medyo hindi masyadong healthy, laging delata, laging kung ano-ano, noodle, maya mo yung pawis mo. Ganun yun. Subukan mo, pag araw-araw kang kumakain ng sibuyas, magiging aboy sibuyas ka. Clear? Yes! So what I'm saying is very simple. If you want to become financially free, you really have to work for it. Ba't mas nahaba ang buhay mo? Siyempre, makakapag-spa ka. Pag may pera ka, iba, ikaw nandito ka sa taas. Iba? Pagka masakit yung likod mo, pwede ka magpamasahe. Tandaan mo. Pag naglinis ka ng bahay o may ginawa ka, masakit yung likod mo, pamasahe ka, may pera. Pero pag wala kang pera, tiisin mo na lang. Tama ba? Nandito ka, anytime gusto mo bumaba, pwede. Sawa ka na sa gourmet, sawa ka na halimbawa sa fine dining, sawa ka na sa buffet, sa Spiral, o kaya sa Hits, o kaya sa La Cabrera, o kaya sa Wolfgang, sawa ka na dyan, sa steak, pwede kang magtuyo. Pwede kang magsardinas. Pwede kang magtorta. Pwede kang magulan. Pero pag sawang, sawa ka na dito. Wala kang gawa. What I'm saying is that if you have the money, you have choices, you have better options, you have more room for your own. So, pinaglalaban po yun. Hindi dumadating basta-basta. I wish na sana dumating na lang ganun padali, but it's not. Sabi nga nila, di ba? Yung mga may worth sa buhay, pinaglalaban yan. Yung mga may value sa buhay, hindi dumadating yan for free. Tama? Yes. Friends, pag yung mga valuable friends, hindi naman dumating lang sa buhay natin yan eh. Yung mga valuable na tao sa buhay natin, hindi naman dumating basta-basta yan eh. We earned it. Ibig sabihin, hinanap mo, nag-establish ka maganda relationship and everything. All the more sa pera. Hindi naman sa tayo hindi mukhang pera, but what I'm saying here is, you know, you can enjoy your life better if you have the money. Sabi nga nila, pag may pera ka, tsaka may yaman, pareho namang umiiyak yan eh. Pero mas masarap umiyak sa kwartong de aircon na maganda yung flat TV mo, 7 inches. Mas masarap umiyak sa loob ng BMW mo. Kasi yung umiyak na mahirap na sa loob ng tricycle. Tama ba? Yes! Mahirap at saka mayaman. May mga miserable yung buhay. May mga miserableng part ng buhay. Pero mas masarap yung ganda yung miserable ka na. Ang sarap na kinakain. Kasi yung miserable ka na wala kang kinakain. You know what I'm saying? Yes! Yun ang pagkakaiba, ay lagi mong ipapaalala sa sarili mo na gusto mong magbago yung buhay. Why? Because hindi mo deserve na hihirap. Yes! Kasi mahirap maging mahirap. Nakakapagod na magtiplin. Ilang beses nyo na pinagalitan yung anak nyo dahil yung ilaw laging bukas. Tama ba? Walang yumaman sa pagtitipid. Ang kailangan mong palakihin, yung income, yung kumapasok. Hindi yung outcome, kasi kahit anong tipid mo, tataas sa mga bilihin. Ang kailangan mong pataasin yung pumapasok. Yes! Here. So, pinaglalaban mo, maging financially free ka, magkaroon ka ng maraming pera. Yung pagpupunta ka sa banko, kilala ka ng bank manager. Yung hindi mo kailangan pumunta sa counter. Kasi sa totoo lang, pag may pera ka, malaki ang account mo sa banko, hindi ka papipilahin. May special pila ka. Alam ko yan. Pag mapila ka, hindi na. Pagpunta mo sa bank manager, sasabihin yung bank manager, what do you want, Mr. Gonzalez? Coffee, tea, or me? Bakit me? Kasi may sadya ka sa kanya. Kayo naman, ibang me yung iniisip mo. Gets niyo ako? Yes! Sa lahat ng banko ng alas 4, alas 3, pag big client ka, papapasukin ka pa rin. Do you know that? Yes! Ganun talaga sa buhay, mayroon talagang inequality. Mayroon talagang discrimination. Kahit ikaw, hindi discriminate. Hindi umaalis yun. Natuloy yung society sa atin. So, if you're gonna choose your place in this world, saan mo gustong tumilit? Saan mo gustong magstay? Saan mo gusto? Kung bibigyan ka ng pagkakataon para magpumili, ano gusto mo? Maging mayaman, mahirap? Unfortunately, ladies and gentlemen, maraming mga tao hindi naiintindihan that you can actually choose. Pwede kang mamili kasi creator ka. Marami lang nag-iisip, ito na nakaguhit sa palad ko eh. Letter M, mahirap. Pwede namang mayaman, pero iisip niya, eh, mahirap, mahirap. Malas, malas.
Tandaan nyo, kung may unang-una kayo babaguhin sa sarili nyo, sa mindset nyo, you are a creator. Yes. Creator ka ng buhay. Kapag gagawa ng buhay. Kaya ang tawag sa'yo, ang tawag siya kasi God, co-creator ka. Diba pag may parent ka sa school, kasama mo, co-parent. Pag may kasama kang teacher sa school, co-teacher. You and God are co-creators. God can never just create your life. And you cannot just create your life. You are co-creators with Him. But you have to do your part. Maraming nakakita ng aim blow, but hindi ginawa. Pero dasal na magkaroon ng opportunity, hindi naman ginawa. Sino may kasalanan? Diba yung kwento na nagdadasal na tumama ng loto, tumama, Lord, tatamain naman ako, tatamain mo ako, loto, tatamain. Hindi naman tumataya ng loto. Buset! And how many of us are like that? Lord, bigyan nyo naman ako ng magandang prospect. Bigyan nyo naman ako ng agilag. Bigyan nyo naman ako ng magandang paying. Ilan ang pinakausap mo araw-araw? Tingin mo, may kakatok sa inyo? Ako ang sugo. Ako magpapaglota lang basa doon sa inyo. Okay, nagkutulog kayo mag-asawa sa bahay. Bigbang may kumalabog sa bubong. Ayan na yung sugo. Ayan na yung prospect. You get me? So yung faith na tinatawag doon is hindi siya action-based. Wala rin yung faith. More importantly, what you pray for becomes real if you take action. So may opportunity kayo, napakagal na opportunity. Kailangan mo lang umano, kailangan mo umaksyon. And every day you have to remind yourself, ano ba yung pinaglalaban ko? So you'll be wasting your time in this business kung wala kayong pinaglalaban. I don't know, probably pinaglalaban nyo. Karamay ng sariling bahay. Probably pinaglalaban nyo to take control of your life kasi may nagko-control ng ibang tao sa buhay nyo. Probably ang pinaglalaban nyo yung future ng children nyo. Probably pinaglalaban nyo retirement nyo. Probably pinaglalaban nyo ayaw nyo sa trabaho nyo kasi hindi na kayo masaya sa kumpanya nyo. Probably pinaglalaban nyo matulungan nyo yung parents nyo umuwi na rito dahil matagal ng OFW. I don't know. May ibig pa tayong why. But ang importante, may pinaglalaban ka. And, pag may ipinaglalaban, alam nyo sino yung nanalo? Sino? Alam nyo sino? Yung gigil na gustong manalo. Yes! Yung intensity. Hindi importante na alam nyo yung pinaglalaban nyo, gano'ng ka-intense, gano'ng ka-gigil. Parang sa basketball, di ba may kokonan? Do you think sino yung nananalo most of the time? Yung mas magaling pa? Hindi. Yung mas desperado. Yung mas gigil. Yung mas, alam mo na, yung mas intense ang energy. It's not the best team that always, it's not always the good players, the best players that win. It is mostly the team na ano, may gigil. Yung ibang klaseng intensity. Yung pagod na, gusto pang lumaban. Yung tambak na sa score, pero never say die ang spirit nila. Yun ang nananalo. So, hindi lang sapat yung alam nyo yung dahilan. Kailangan, igil kayo, kailangan gusto mong manalo. Kailangan ayaw mong mag-give up. Kailangan ipaglaban mo hanggang dulo. Because ano yung tuturo namin sa inyo dito? Mag-online? Paano mag-close ng prospect? No. You can do it on your own. At sa isang bagay, pag palagi mong ginagawa, whether you like it or not, gumagaling ka. Yes! Sa ayaw at sa gusto mo. Pag ang isang bagay, paulit-ulit-ulit mong ginagawa, gagaling ka eh. Sa una, syempre, palpak. 1, 2, 3 months ko, hindi ka pa marunong eh. Pero paulit-ulit mong gawin yan, taon mo nang ginagawa, aba, gagaling ka niyan. Marami nagsabi sa akin, Sir, buti! Sanay na kayong mag-talk. Aba, dapat lang, 20 years na ako nagsasalita. Marami magsabi sa akin, wala na, hindi na kayo kinakabal. Aba, dapat lang, 20 years na ako mahawak ng mic. So ikaw din ganun, sa pag-network mo, sa pakausap mo ng tao, sa pag-close mo, everything, lahat ng skills, makukuha mo yun, gagaling ka. Hindi ka marunong mag-basketball, hindi ka marunong mag-dribble, araw-araw ka mag-dribble, 12 hours a day. Pustahan tayo after 1 year, napakagaling mo na. Hindi ka marunong mag-gitara, mag-garal ka ng gitara. Araw-araw mo gawin. After 1 year, ang galing mo na. Kasi ang brain, naka-design siya, na pag may pinag-aaralan ka, gumagawa siya ng neural pathways. Gumagawa siya ng panibagong wiring sa utak para mapag-aralan mo yung ginagawa mo.
para maging tacit siya, tacit knowledge, hindi pansit, tacit. Para maging natural, para maging innate. So yung tacit knowledge, ibig sabihin ng tacit knowledge, pag ginagawa mo laki, nagkakaroon ng wiring yung utak niyo. Gumagawa yung neurons ng panibagong pathways. And it's proven scientifically, kaya nga tayo, kahit anong skills, pwede mong pag-aralan. Hindi ka marunong magpiano, pag-aralan mo, papag-aralan. Hindi ka marunong mag-drive? Sino pinanganak dito marunong mag-drive? Napag-aralan. Pati pagsasalita mo, napag-aralan mo yun. You came in this world with zero skills. The only skills you have is to eat and cry. Wala na, paano tsumuk-tsuk? Sa Tagalog, paano dumede? Tsumuk-tsuk ka dyan. Clear? Kasi survival yun eh, paano dumede? Crying is a matter of survival. Kaya ako umiiyak kasi either gutom yung bata o kaya may nakagat, diba? O kaya may discomfort. So, ang meron lang tayong instinct when we came out of this world is yung survival instinct lang. Nothing else. Ngayon, marunong ka maglakad, napag-aralan mo. Marunong ka magsalita, napag-aralan mo. Marunong ka magsulat, napag-aralan mo. Mga kaibigan, lahat napapag-aralan. Yes. Pati pagyaman, napapag-aralan mo. Yes. Walang hindi. It's just a matter of time. Sabihin mo, time. The two most important, the two most powerful warriors, tools in the world are time and patience. Pag meron ka nitong dalawang to, you can practically do anything. Pag isa dito, wala ka, goodbye. Pag ito yung dalawang merong ka dapat, ladies and gentlemen, you can practically do anything in this world pag meron ka dalawang. So yung skills, makuha mo sa time yan. And just be patient. Sir, hindi pa ako magaling eh. Eh dapat lang, bago ka ba eh. Saka nakakita ng bago pa lang, ang galing na. Nakakita na kayo? Wala pa. First time mag-basketball, first time humawak ng bola, shooter. Papatayin ko yun pag may ganun. Bakit? Unfair! Clear? Yes! Pagbago ka, so, it's just a matter of time. And number two, pag impatient ka, just be patient. Huwag ka mainip. Don't be hard on yourself. Just keep doing it. You'll get it. You'll get to that. You'll get there. Keep on doing it. Palpak ulit! Mali yung closing technique mo, ulit! Walang nag-response sa ads mo? Ulit! Paulit-ulit lang. Di ba pag bumabagsak, ulit lang? Yes! Grade 5, bagsak, ulit lang! Grade 6, bagsak, ulit lang, nanay! Ulit-ulit lang po, makakalagpas din. O, 25 ka na, high school graduate. Pero nagtutok ang technique. Paulit-ulit lang. Paano tayo natuto magsulat? Paulit-ulit. Paano ka natuto sa kinder? Paulit-ulit. Ilang, di ba sa workbook natin, ilang beses na sinulat yung letter J. Letter J. Hanggang matuto. Paulit-ulit lang po dito. So, hindi na namin tuturo yung skills sa inyo kasi ginagawa nyo na yun. Paulit-ulit lang. Pero may paraan para paikilin. Yung time na kailangan bago ka mahinog. Anong gagawin? Lagi. Gamihan mo. If other people are working for 4 hours, gawin mong 8 hours. Yes. Kung nag-online yung iba ng 8 hours, gawin mong 12. Kung ma-attend ka ng training once a week, gawin mong 4 na beses ka ma-attend ng training. Mapapa-i-claim mo yung paghinog mo. Yes. Pwede mo pa-i-claim eh. Isipin mo lati, di ba? Kung ikaw, yung ibang nag-network, 8 hours a day sila nagne-network. Nag-online, nag-offline, kumakausap ng prospect. Ikaw, 10 hours ka to 12 hours ka a day pag mag-network, pag kumausap ng tao, pag mag-build ng network mo. In other words, lamang ka ng 4 hours a day sa maraming tao. Clear? Yes. Sa una, hindi mo mapapansin yung value ng 4 hours na lamang mo. Pero tuloy mo lang. After 1 year, kung layo ng difference mo sa kanila. Humapol man ito, after 2 years,
After 3 years, lamang ka lagi ng 4 hours every day. By the time na makita nila na sobrang lumalaki na yung network mo, at hahabulin nila yung ginagawa mo, huli na sila. Kasi lamang ka na sa panahon. Lamang ka na. So if you put 4 hours sa business mo, at the end of the day, pag naglalagay ka ng mas maraming time sa business mo, ikaw ang panalo. Clear? Yes. Ikaw ang panalo. Naglalagay ka ng mas maraming oras, mas maraming kang ginagawa, ikaw ang panalo. Because as time goes by, yung skills mo tumataas, natututo ka. And before you know it, yung mga peers, kasabayan, yung layo na ng narating mo, mas marunong ka na, mas magaling ka na, mas magaling ka na sa mga techniques and everything. By the time na ma-realize nila at humabol sila, huli na sila. Kasi, when they are sleeping, when they were sleeping, you were working. It's a very, very simple, practical formula of success. So, again, pinaglalaban mo kahit makuwet ka. Friends, kahit mahirapan makuwet, ma-reject and everything, sino ba makikinabang? Sino ba magdadrive ng kotse mo? Sino ba magkakapera ng bank? Sa bank? Ang hirap sa lahat nung nagda-diet ka, for example, tiyan mo, pag nag-diet ka, sino makikinabang? Di ba ikaw? Nasa treadmill ka, poison ka na. Sino makikinabang? Di ba ikaw? Ang mahirap pag ikaw, tumatakbo, yung katabi mo pumapaya. Huminto ka na. Ulitin ko, ikaw nagda-diet, pero yung asawa mo pumapaya, huminto ka na. Pero hindi ganun ang buhay eh. Hindi ganun ang buhay, tama? Yes! Pag ikaw nagda-diet, nagpapasexy, ikaw yung sisexy. Yes! Hindi ibang tao. Ikaw yung nagpo-push up, iba lumalaki dibdib, huminto ka na. Pero dito, pag ikaw yung nag-push up, ikaw yung lataki ng dibdib. Ikaw yung nag-abs, ikaw ang magkakaroon ng muscle dito ng mga six-packs, kung tawagin. Dito, ikaw ang mahirapan, ikaw ang ma-reject, ikaw ang mapuyat, ikaw ang kumausap ng maraming tao, ikaw ang mawalan ng boses, ikaw ang hindi pansinin. Tuloy-tuloy mo lang yan, ladies and gentlemen, walang iba makikinabang yan kung ikaw. Ang hirap sa lahat yung nagre-reklamo ka na mahirap, iba nakikinabang. Hindi naman eh, ikaw naman eh. So paglaban mo yan, pagigilan mo yan. Sabi mo sa sarili mo, ayaw ko na maging mahirap, ayaw ko ng ganitong buhay. Magalit ka sa sitwasyon mo because only then, pag ayaw mo sa sitwasyon mo, dun lalabas ang potential mo. Yes. Kasi alam mo kung bakit? Pag nasa comfort zone ka, walang growth dun. Pagka-satisfied ka sa nangyayari sa'yo, walang growth dyan. Kailangan gusto mo umalis dyan. Gusto mo maging financially free. Gusto mo masarap ang pagkain. Gusto mo de-aircon ng kwarto mo. Gusto mo marami ka sasakyan. Di ba, pag-aalis ka ng bahay, anong kulay ng gusto mo, anong kulay ng sasakyan ang gagamitin ko? Kung magta-travel ka, magbibila ka ng bansa. Hindi yung laging sa kubaw na lang, terminal, sa kubaw, terminal. Tama ba? Yes! The universe has so much potential. Tandaan. Create ang everything na ang principle is everything is possible. Because lahat tayong, ibig sabihin, may tinatawag na field na punong-puno ng potential. Yung space, punong-puno ng potential. Alright? Lahat possible sa space na to. Lahat probable sa space na to. Ang mag-create, para maging totoo yung mga potential, may potential kang umaman, may potential kang maging sexy, may potential kang magkaroon ng perfect partner, may potential kang magkaroon ng girlfriend, boyfriend, may potential ka magpunta sa states. Every possibility is out there. Every infinite ang potential doon. Pero mag-create nun para maging totoo, ikaw, base sa action mo. Clear? May gusto ka. Tugma ka ba dun sa gusto mo? Gusto mo yumaman? Tugma ba yung galaw mo sa gusto mo? Eh, ang galaw mo yaman, ang galaw na gusto mo yumaman, ano? Halos hindi natutulog yan. Hataw yan. Walang emosyon yan. Mamaya pag-usapan natin sino mga kalaban nyo rito. Pangalawa na pinaglalaban mo yung personal freedom mo. You have the money to enjoy time and the time to enjoy money. Ang hirap naman kasi na may pera ka lang pero wala ka lang ng time. Marami akong kilalang ganun.
maraming pera, pero walang time. Pero mas marami akong kilala, puro time, walang pera. Pero pag dito sa Inglobal, sa EC, humataw ka, you will have the money to enjoy your time and the time to enjoy your life. Gusto mo ba yun? Kasi ikaw yung boss mo rito eh. One day when you're financially free, you can declare every day a holiday. Pag empleyado ka, hindi ka makapwede mag-declare ng holiday. Boss, holiday ako. Tinawag ka. Saan ka? Holiday ako ngayon, boss. Sabi sa boss mo, bukas, wag ka nang pumasok. Pero pag ikaw financially free, you're an entrepreneur, at ikaw may sarili kang business, your own boss, you can practically declare every day a holiday. Yes! Tama, sabi mo sarili mo, marami ka nang pera ng everything. Traffic pa sa EDSA eh, ayoko munang umalis. Okay lang yun, hindi ka tatawagan ni Doc Ed, saan ka na? You can declare every day a holiday. May time freedom ka. And yung pinakamasarap sa lahat, yung may pera ka, na-enjoy mo yung time sa children mo. Kaya naman tayo mahato para sa pamilya natin, para ma-enjoy natin yung buhay. Kaya anunin mo naman yung financial freedom pag wala ka namang time din. So dito, parehong pinaglalaban because sa network marketing, you're your own boss, you're an entrepreneur, ikaw, may negosyo ka, you can dictate kung kailan mo gusto pumasok o hindi. You're the actor, you're the director, you're the producer. So pwede mong i-dictate kung ano. So, etong dalawang to, although marami pang ibang benefits ang business natin, network marketing, pero ito yung dalawang pinaka. At pinaglalaban. Pag may pinaglalaban, may kalaban. Ang kalaban mo, ikaw. Ibang mga kalaban ibang tao dito eh. Ikaw ang kalaban. Ano yung kalaban mo? Yung emosyon mo. Napaka-drama mo sa buhay. Walang komisyon sa emosyon. Tigil-tigilan nyo na maging madrama. Paano mo sa'yo malalaman na madrama ang isang tao? Madrama lahat, iniinda. Parang nana. Masakit lahat. Na-reject? Ayaw na. Mapagod? Ayaw na. Hindi kayo pwede maging emotional. Gusto nyo maging mas successful? You have to control your emotions. Hindi ka pwedeng, marami kasi nagte-network yung binabasa nila yung hataw nila sa feel nila. Hindi ko feel na yun. Ganun ba ang buhay, hindi feel? Hindi ko feel ko mausap eh. Wala ako, I'm not into the zone. Gusto ko minaralaman ka pang ganyan, visit. Are you with me? Yes! Gusto mo maging successful, ladies and gentlemen. Dapat mas matibay ang mind nyo kaysa sa emosyon. Kasi marami kayong pagdadaanan na challenges na maapekto ng emosyon. May nalagaan kang tao, binigay mo lahat, magkukwit lang. Wisin? Lahat ginawa mo. Ikaw ang masama. Takit! Minahal mo? Iniwan ka? Super takit! May ganyan eh. Hindi ko kaya. Mga nagbe-break, mamamatay ako. Iniwan ka lang, mamamatay. Ano yung oxygen mo, mamamatay? Iniwan ka, move on! Ayaw sa'yo, move on! In-offer mo him, ayaw, move on! Huwag yung pagka-in-OPP mo lahat, ayaw, etc. Nasa tricycle ka na, visit yun, ayaw. Kumabas pa dumilitig ko sa akapresent, ayaw lang pala. Tapos sinabi niya pa, scampon, bagay ko na. Kumakain ka na, talagang hindi ka, nakakainis talaga yun. Tignan mo to, pag yung prospect ayaw, at ikaw, dala-dala mo pa siya, sa tricycle ka na, kumakain ka na, natutulog ka nang doon talaga eh. Iniisip ka kaya nun? Baka nag-a-skin niya yun, walang pakialam sa'yo yun. Nagni-Netflix na yun, hindi ka niisip. Pero ikaw ano, babalik ako. Iyan. Ilibre ko pa naman ng iced tea, gaganyan lang. Iced tea lang sa manan.
move on. Alright? Kaya mo move on. Ang dali ng prinsipyo sa universe, pag ayaw, hindi para sa'yo yun. Kaya ka nahihirapan kasi, yung hindi para sa'yo, gusto mo. May ibang ang gusto. Ayaw na ayaw. Move on. Nag-quit na ulit mo, kaisa-isahan na nga lang, wala pang kabangga na wala pa. Lusaw ang mundo mo eh! Tama ba? Yes! There are so many distractions, there are so many things that can just take away your focus away from your goals. Ang daming ganun. Especially pag punong-puno ka ng emosyon. Punong-puno ka ng drama sa buhay. Tonight, you will have to make a decision to let go of your dramas in life. Makipag-break ka na sa drama mo. Pag uwi mo mamaya, iwan mo na yung drama mo dito sa inyo. Sana, break na tayo drama, uwi na ako, wag ka na susunod. Tama na sa seminar na yan, buwisit. Hindi, ang nagdadala na buhay nyo, drama. Nag-gets niyo siya? Yes! Yung internal dialogues mo, wawak naman ako. Drama! Wala pa rin akong pen. You will have to change your dialogue. You will have to change the way to talk to yourself. Dapat hindi ka na madrama. Pag madrama ka, sabi ko, di ba, the universe full of potential. Madrama ka. Guess what? Ano na mangyayari lalo sa buhay mo? Bibigyan ka ng universe ng mas marami pang drama. Kasi yun ang binabibrate mong frequency. Clear? Yes! So, abang nag-network eh, dapat masaya ka. Para ang babalik sa'yo, marami pang bagay na lalong magpapasaya sa'yo kasi masaya ka. Hindi yung pag-uwi ka, lulugo-lugo ka lagi, mag-isa lang na naman. Layo ang biyahe mo, mag-isa na naman. Training, baliwan, wala naman nangyayari sa'yo. Baliw lang, pag nandun, pag-uwi, wala naman ulam. Sabihin mo, ito, kaya man! Ha? Hindi yung kakamot ka sa lang, bro, Dala-dala mo yung plastic ng Englobal, malayo ka pa na itatago mo, kakatsawa ka naman. Hindi mo alam, sabi sa katawan ko, dito na, sa loob. Sa nahihiya ka. Anak ng tipaklong. Are you with me? Yes! Ito yung drama. Kahit mahirap, try to have a positive emotion. Try to be, you know, yung gawin mong masaya ka, gawin mong hindi ka nag-worry, kasi nagpapatagal ng conversion ng dreams into becoming a reality or your fears, your doubts, your worry, negative emotions, negative thinking. Kalaban nyo dito, katamaran. Bukas na lang, procrastination. Bukas na lang, yung mga manyana habit ninyo. Yung wala kayong tiwala sa sarili ninyo, yung belief system niyo, baba. May ganun talaga. That's why you have to keep attending the NDO para yung internal program niyo magbago. Kasi maraming tao pinanganak na narinig na environment sa bahay, hirap ng buhay. Kaya lumalaki ka, ang program mo, mahirap ang buhay. Kaya paglaki mo, namamanifest mo, mahirap ang buhay. To validate kung ano yung program sa'yo. Hirap kumita ng pera kasi narinig ko yung nani at tatay mo, lagi nag-aaway, mayroon pa pera, mayroon kumita ng pera. So ang program mo, ang pera, ang hirap kumita, wala kang abundance. Yun ang program. So you have to attend NDOs many, many times. Kasi pag umaten kayo ng training, dyan nare-reprogram yung bahay, yung utak ninyo. Attend, and then magkaroon pa ng abundance mentality. Oh, yun hindi pinapagsabi, hindi ka magaling, hindi ka marunong, hindi ka magaling. Kung napag may maling ginawa ang sa eskwelahan, sabi ng teacher mo, bobo mo. Pagka nagkamali ka sa bahay, tanga mo anak! Sa school, bobo, sa bahay, tanga. Bobo na, tanga pa. Kaya pag lumalaki yung bata, ano belief niya? Kasi nasa environment, hindi natin kasalanan yun. Ito talaga eh, hindi naman marunong ang parents natin eh.
Kaya sa environment, pag pinag-aralan mo, yung mahihirap na environment, nagkakahawaan. Pero mayaman na environment, iba. Bata pa lang, ibang confidence. Pag nakita mo yung mga bata na may kaya, iba yung lakad, iba yung pag umausap ng, pag umorder sa McDonald's, can I have one cheeseburger one? Iba. Yung mahirap, yung tagal. Hindi mo alam kung nakatingin sa menu o sa presyo pa rin nakatingin. Yes niya ako? Yes! Iba yung environment na may pera, iba yung program sa kanila. Kasi pinag-uusapan sa bahay, business, pinag-uusapan abundance, kayamanan, pinag-uusapan travel, pinag-uusapan bagong sapatos, etc. Sa bahay na mahirap, ang pinag-uusapan na ano, anong pera, nag-inom si tate at nanay kasi, nanay, lasing si nanay, nag-totong eats para kumita. Di ba? Ang term sa bahay, 5-6, Mumbai, diba, Bali, punta ka muna kay, ano, kay aling, ano, umutang ka muna. So, yun ang nagiging environment. And we grow up not believing in ourselves, not believing that there's abundance in this universe. Para magbago yan, kailangan matintin ng ending. Para ma-reprogram. Kasi parang mind natin, parang computer. Maganda sana kung walang virus. Kaya lang dahil may virus, kailangan matanggal yung virus na yun. Tawag doon, anti-virus. Parang malis yung mga virus sa utak natin, wrong belief system and everything, wrong program. At then, kailangan natin ng training. I cannot discount the importance of training because sa training, nagbabago ang takbo ng utak ng distributor. Kailangan umaten ka naman, hindi isa, hindi dalawa, hanggang magbago yung program. Hanggang magbago yung belief system. And when you believe in yourself so much, nothing can practically stop you from getting your goals. Yes. Pag nalaman mo gano'n ka galing, pag naniwala ka na sa sarili mo, pag yung confidence level mo so high, believe me, walang makakapigil sa inyo para makuha ang mga pangarap niyo. Yes. Yung kalaban mo na malaki, hindi ibang tao, ikaw. Kasi kahit naman ma-reject ka pagka may tamang principles or philosophy ka, okay lang. Kung ayaw niya, marami pang iba. There's so many fish in the ocean. Yes. Clear? Yes. Hindi yung pagka-isa lang dahil wala kang abundance sa utak. Tipong, sign to, sign. Hindi para sa akin to, sign to. Ang hirap na may, ang hilig na may hirap sa sign. Lord, bigyan mo ako ng sign. Eh, may dumaan na pusang itim sa harap. Sign. Diba? Hilig natin sa sign. Lord, siya na ba? Bigyan mo naman ako ng sign. O siya na nga, maling sign yan, tuloy, broken hearted ka. Iniwang ka din. Gets yun? Napapaka dyan. Right? See? So, be the right person. Ang technique, simple lang. Whether relationship or business, work hard on working on yourself. Pag sabi working on yourself, improving yourself, galingan mo, attend ka ng training, may mga tools available, nandiyan yung mga support ng upline sa inyo. If you become the right person, ladies and gentlemen, you will be able to attract the right partners. Yes! Hindi partners sa romance, ha? Kasama na yun, but more importantly, partners sa business. Yes! Ikaw na lalapitan. Ikaw na lang yung... When you improve, people would want to do business with people who are leaders. Ako, sino gusto kong samahan sa palagay niyo? Kung magbe-business ako, kung ako magne-networking, sino yung gusto kong samahan? Gusto kong samahan yung taong alam yung ginagawa niya. Yung may confidence, yung may leadership, yung may integrity, yung katulad ng mga pinakita ni Sir Arnel kanina ng characters. Pag meron sa'yo yung mga bagay na yun, ikaw na lang ang lalapitan because people would want to do business with those kind of characters. Tama? Yes. Pero kung ang projection mo sa mundo, tamad ka, ma-emote ka, dramatic ka, etc. Do you think people would want to be partners with you? So it's a matter of working on yourself. Kalingan mo. Time and patience are the two most potent warriors in this room. Lahat ng powerful na tao, lahat na nakapwestong powerful ngayon, lahat ng mga naging king and queens and everything, wala sa time yan. Talo lahat ng time. Kasi mamamatay din sila. Clear? Yes. Sino nga happy sa inyo ngayon? Kung sino man yan. Huwag ka nang magalit. Leave it to time.
time na lang bakala sa kanya. Hindi ka nga galit, pero nintik yung mga ganyan-ganyan. So you just have to be patient. Clear? Yes! The world is not on your favor right now. It's okay! It's just a matter of time. Wala ka ng result, hindi ka nakukuha, hindi ka pumuputok. It's okay. Time and patience. Kaya kung may takeaway kayo sa akin ngayon, itong dalawa nyo. Kamay-init. Well, natural yung may-init kasi may hinihintay kayo. Ang nakakapagtaka, marami sa inyo working for the last 20-25 years, hindi kayo na-init. Dito tatlong buwan pa lang kayo, inip na kayo. Alam niyo kung bakit? May hinihintay kayo maganda sa empowered person. Walang tatalo sa inyo pag meron kayo itong dalawa. You will get there. Kayo naman yung hihintayin namin nasa top 20. Yes! At yung kalimutan sa September 12, ha? SCNG night natin, awarding, marami kaming big announcement, especially si Doc Ed. Kailangan umattend kayo ng ganun kasi kung na-exite kayo sa ganitong mga event, pag umattend kayo ng big event, 10 times, 100 times po ang effect nun. Natutulog ka na, panaginip mo, event pa rin. So, in ending, my friends, ang opening ko kanina, gawin niyong mag-survive. Paglaban niyo yung mga pangarap ninyo. We've identified sino yung kalaban ninyo. But I've given you two important tools that you can choose. Alam niyo naman to, hindi niyo lang na-appreciate. Tama? Alam niyo naman to, hindi niyo lang alam na ganun pala siya kabalik. So kung ngayon, nandun ka sa bottom, wala ka pa sa pag-atong, it's okay. You're working on it, don't worry. Time is with you. Sabi mo na lagi sa sarili mo, time and patience lang. Kaya pag-uwi mo mamaya, sinabi ng asawa mo, ba't ngayon ka lang? Time and patience. May pinabibili sa'yo yung notebook ng anak mo, nalimutan mo. Nanay, nasa na po yung notebook at saka yung ballpen ko, prasukan na po. Anak! Oh. Time and patience. Kasi pag meron ka niyan, again, you can properly conquer all the everything you want. Naiinit lang kayo. Mawalan lang kayo ng tiwala sa sarili. Pero pag binigay niyo yung sarili niyo ng time, gagaling ka eh. Magiging confident ka eh. Yung batting average mo, yung kung paano ka mag-bruising at marami kang nakukuhang prospects, gagaling ka eh. Kayo maniwala sa swerte-swerte, tsaka malas-malas, walang ganun. Pag in-entertain mo yun, magkakatotoo yun. Pero walang ganun eh, kasi kung may ganun, unfair naman nung nasa taas, kumuha siya ng malas at swerte. Eh, everyone is created equally. It's just a matter of your vibration, it's just a matter of your belief system, it's just a matter of your emotions. Kung laging positive ang thinking mo, positive lagi ang feelings mo, ano ma-attract mo? Yung magagandang bagay, subukan mo ito kahit wala kang sakit. Isipin mo araw-araw may cancer ka. Practice lang. Cancer ako, may cancer ako. Tapos punta ka sa PGH, punta ka sa may mga cancer. Tapos, surround yourself with cancer. Things, cancer journals. Cancer sa YouTube. Lagi ka magbasa na may tumor. Ano mangyayari sa palagay mo? Gagawin mo yung sinasabi ko, hindi. Gagawin mo, hindi. Hindi, kasi magkakatotoo niya. Kahit wala kang cancer. Ganun ka-powerful ang mind and feelings niya. Kung gusto mong umaman, baliktarin mo yung sinabi ko. Gusto mong magka-cancer, expose mo yung sarili mo sa mga oncologists, sa mga cancer patients, sa mga pumunta ka sa mga nagkikimo, umupo ka doon, makikisensin. Magkaka-cancer din. Eh di sa pagyaman, gamitin mo yung sarili, tamang yung prinsipyo mo. Sumama ka lagi sa may mga pera, yumaman, umatend ka lagi sa mga seminar, pagyaman, lagi mong sasamahan yung five circles sa may matututunan ka, lagi pagyaman ng pag-uusapan mo, babasa kasi, magbabasa ka ng mga journals, magbabasa ka ng mga tungkol how to become rich or how to become wealthy and everything, makikinig ka lagi sa apply mo may pera, magpapamentor ka sa may pera, didikit ka sa may pera, darating ang panahon, ikaw naman yung may pera. Tama mo yun? Subukan, sa eskwelahan, alam mo yun eh. Dumikit ka sa matatalino. Tatalino ka din eh. Dumikit
ka sa mga adik. Bulakbol, nagka-cutting classes. Ganun ka rin. Tama man yun. Yung prinsipyo niyang matagal na nating alam, o di sa pagyaman, gamitin mo. Yes! So medyo, mamimili ka ng kaibigan. Tama? Yes! Sasama mo muna. Puro in global, puro easy muna yun. Saka nyo nabalikan yung mga, you know, hindi mo na makakalimutan yung mga kaibigan na yun. Kaya lang dahil may pangarap ka, gusto mong makasama yung mga taong makakatulong mo na sa pangarap mo. Yes! Ganun lang yun. Kalaban yung, ano, TV, Netflix. Kalaban yung, ano pa? PSP. YouTube. Okay lang yung YouTube kung ang papanoodin nyo. Sila Tony Robbins, sila Gary Vaynerchuk, madami mong motivational speakers. Pero kung, you know, manunod ka to waste your time and everything, kalimutan nyo. Parang ang daling imaman, ano? Sa mga sinabi ko, tama? Saan nagiging mahirap? Saan nagiging mahirap? Hindi ginagawa. Hindi ginagawa. Matente ng training, we've started like what, 5:30 at kanina. Ngayon, anong oras na? 8? Almost 8? Pero lahat ng natutunan nyo dito, bali wala. Hindi nyo gagawin. Information is useless without taking action. Punta kayo sa Google. How to lose weight. There are thousands practical of articles how to lose weight. Pero bali wala yun. Hindi mo? Ang problema namin sa training, hindi naman yung training, hindi naman yung substance na sinasabi namin. Ang problema namin sa training, hindi ginagawa ng mga distributor. Kasi information is everywhere, hindi naman nagkulang ang management. Meron pa yung mga appliance, tuturuan pa lang. Tuturuan pa kayo niyan, personally. Hindi kayo magkukulang kung ano gagawin. Question, kung gagawin. Doon nagkakatalo. Kaya, yung iba naging successful, yung iba hindi. Pero ngayong gabi ko is a very special night, August 29, National Heroes Day 2022. Lahat ng umatend ngayong araw na to, at sa mga nakikinig sa amin sa inyo sa Facebook, yayaman lahat ng mga